Inaasahan na matutugunan na ang problema sa pagbaha kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng konstruksyon ng dalawang pangunahing flood control project sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Paciente ng PTV Manila. Sa harap ng hamon ng climate change, mas pagtutuunan pa ng pansin ng pamahalaan ang dalawang pangunahing flood control project sa bansa. Sa 22 NEDA Board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan nito ang pagpapalawig pa ng konstruksyon at iba pang adjustment ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ng board ang dagdag na project cost ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project mula sa dating 9.891 billion pesos na ngayon ay nasa mahigit 22 billion pesos na. Ayon sa Pangulo, mas matututukan ang kakayahan ng istruktura sa nagbabagong panahon gayon din ang pabahay sa mga maapektuhang lugar. Dagdag pa niya na talagang tataas ang pondo kasunod ng adjustment pero pasok pa rin naman anya ito sa guidelines. Inaprubahan din ng board ang pagpapalawig ng implementasyon ng proyekto mula Abril ngayong taon hanggang sa Setyembre ng 2029. Gayun din ang ilang kailangang gawin sa proyekto gaya ng pagpapalawak ng diversion channels at karagdagang mga drainage. Inadjust din ang loan reallocation ng proyekto na may kabuuan na 1.042 billion Japanese yen mula sa consulting services at contingencies. Sa ngayon, nasa 44% na ang physical accomplishment ng proyekto at aabot na sa 35% ang na-disburse na pondo para rito. Layon ng proyekto na mabawasan ang epekto ng baha sa San Juan River Basin at Maalimango Creek Drainage Area sa Cavite. Lusot na rin sa board ang mahigit 57 billion pesos na project cost para sa Phase 4 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Palalawigin din ang implementasyon nito mula December 25, 2025 hanggang March 2031. 3.363 billion Japanese yen na reallocation naman ang inaprubahan ng board para rito kasama na ang supplemental loan na 45.759 billion Japanese yen. Ipinaabot din ng Pangulo na dapat matutukan ang disenyo ng proyekto na nakaangkla sa nagbabagong panahon ng maiwasan ang spillover ng Marikina River. Bagay na tiniyak namang tutugunan ng DPWH. Target ng proyekto na mabawasan ang pag-apaw ng Pasig Marikina River sa panahon ng bagyo kung saan magbebenepisyo ang maraming lugar sa Metro Manila at karatig na probinsya. Binigyang diin ng chief executive na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mas mapoprotektahan ang maraming buhay at masisiguro ang progreso nang hindi nakokompromiso ang kaligtasan ng nakararami. Naaprubahan din sa pulong ng NEDA Board ang implementasyon ng Philippine International Exhibition Center Project, gayon din ang pagkuha ng 40 units ng fast patrol crafts na popondohan naman sa ilalim ng Official Development Assistance. Mula PTV, Kenneth Paciente, Balitang Pambansa.